Aldo, mabilis na nakalusot sa committee level ng Kamara itong panukalang pondo para sa susunod na taon ng Office of the President. Bukod naman sa OP, humarap din sa mga kongresista ang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Office of the President para sa fiscal year 2025. Personal na humarap dito si Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal ng Malacanang. Sa opening statement ni Appropriations Chair Elizalde Co, nagpabot muna siya ng pagbati sa Executive Department ngayong hawak na ng gobyerno ang dalawang most wanted personalities sa bansa na sina Pastor Apollo Quiboloy at dating Mayor Alice Guo. Hinggil naman sa budget, tiniyak ni Co ang patuloy na suporta ng Kamara sa mga programa at inisyatibo ng Malacanang sa ngalan ng ibayong pag-unlad ng bansa. Sa hiwalay na talumpati ni Executive Secretary Bersamin, nagpasalamat din siya sa Kamara sa kanilang magandang kooperasyon sa OP. Nasa 15 minuto lang ang itinagal ng budget hearing kanina at mabilis ding na-terminate sa ngalan ng Inter-Parliamentary Courtesy. Para sa taong 2025, higit 10.5 billion pesos ang hinihing budget ng Office of the President. This amount, if I may point out, is 1.88% lower than the budget of the Office of the President in fiscal year 2024. And represents a mere 0.9% of the proposed total budget, national budget for fiscal year 2025. Nonetheless, we believe that the proposed amount will be sufficient and adequate for the President to meet the exacting demands of being the head of state and of government. We are here as a manifestation of the President's commitment to honor and respect the Congress as our partner in upholding the country's national interests as well as in promoting the welfare of our people. Matapos ang OP bandang alas 11 ng umaga naman kanina, humarap din sa Appropriations Committee Budget Hearing ang mga opisyal ng Presidential Communications Office sa pangunguna ng bago nitong pinuno na si Secretary Cecil Chavez. Narito rin ang mga opisyal ng mga attached agencies at GOCCs na sakop ng inyong ng PCO kasama ang inyong pambansang telebisyon na pinangunahan ni PTV Network General Manager Antonio Baltasar Nebrida Jr. Sa kanyang presentasyon, inilatag ni Secretary Chavez ang mga hakbang ng PCO para ibayo pang mapaigting ang information dissemination ng gobyerno at ang kanilang mga inisyatibo para sa mas agresibong promotion ng iba't ibang hakbang at proyekto ng pamahalaan. Para sa 2025, higit 2 bilyong piso ang budget proposal ng PCO at attached agencies nito. Narito ang bahagi ng pahayag niya PCO Secretary Chavez, particular na patungkol sa red tagging at paglaban sa fake news. Madam Chair, two things. One, there's no policy in this government. There's no practice in this government. This government, this Marcos administration government, on red tagging. Second, immediately after I took my oath as acting secretary of PCO, I met the Malacanang Press Corps and informed them of our initiative. In the next few days, I'll be issuing a circular address to all state media. That means PTB4. Philippine Information Agency, Radio Pilipinas, Bureau of Broadcast Services, the Philippine News Agency, the IBC 13, and the PCO proper, that all of them will designate fact-check officer. Fact-check officer or anti-fake news officer will help us that we cannot be an instrument or a purveyor of fake news. Aljo, sa mga puntong ito ay na-terminate na nga rin yung budget briefing para sa PCO at inaabangan natin ngayon sa mga puntong ito, nandito na nga nakaabang na yung mga kawaninang media kung magkakaroon ng ambush interview sa mga opisyal na dumating dito ngayong araw. Mamaya naman, Aljo, bandang alas 3 ng hapon ay hahaharap din dito sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Aljo? Mela, ngayong September, ang target ng Kamara na may pasa, tama ba, sa ikatlo at huling pagbasa yung panukalang pambansang pondo for next year 2025. Kailan kaya masisimulan yung plenary debates dyan?
Aljo, sa isang panayam natin kay House Deputy Speaker David J.J. Suarez, ang sinasabi nga niya ay this debates patungkol nga dito sa panukalang 2025 national budget. So inaabangan natin kung yan ay matutuloy o yan ay mamumove naman na next week. Pero ang sinasabi nga ng liderato ng Kamara, umaasa sila at kumpiyansa sila na on track yung kanilang pagbusisi sa 2025 national budget at inaasahan nila na matutupad yung kanilang target na within this month ay maipapasa nila ito sa ikatlo at huling pagbasa. Aljo. Maraming salamat, Mela Les Moras.